Good morning mga kapuso, mula po dito sa Manila Ocean Park. Ihahatid ko sa inyo ang ating unang chika. Umpisa na natin ang maiinit na showbiz hits. Dalawang reklamo ang isinampa ni Sarah Labati laban kay GMA Films President Annette Gozon Abrugar kaugnay po sa mga kontrobersya na kasasangkutan niya. At bagamat mga kapuso, kararating lang po ni Sarah Labati dito, kahapon nga, nasimula na nga po ang mga usapin. Narito po ang report. May pagbaka ba na totoo lahat ang mga sinabi mo rito? Kasama ng kanyang abogado at ina, nagsapat ng reklamong grave coercion ang aktres na si Sarah Labati laban kay GMA Films President Attorney Annette Gozon Abrugar at limang iba pa sa piskalya ng Quezon City. Pinuwersa daw umano siya sa pamamagitan ng pananakot na pumirma sa co-management contract sa Icon Celebrity Marketing. Dahil magiging unfair daw ito sa GMA, tumanggi daw siyang pumirma sa kontrata dahil na rin daw sa kanyang pagmamahal at respeto sa network na kanyang exclusive manager. Pero matapos ang kanyang pagtanggi, naging mahirap na umano ang working environment niya. Nakadagdag pa daw sa kanyang takot ang paghabla sa kanya ni Gozon Abrugar ng libel at pagpapalabas ng korte ng warrant of arrest. Dahil hindi ako pumirma sa Icons, ang daming nangyaring hindi ka nais-nais. And I think it's unfair, so this is the right thing to do is to defend myself nga and clear my name. Kinahaponan, reklamong perjury naman ang isinampa ni Sarah laban kay Gozon Abrugar. Hindi raw totoo ang aligasyon ni Abrugar sa isinampang kasong libel na silang mag-ina ang humiling na magpako-manage sa Icons para matulungan ang kanyang branding at imaging at para makakuha ng mas maraming endorsement. Alam ko naman wala akong ginawang masama and I can just, hindi naman pwede na hayaan ko na ganun lang yung sitwasyon. So, kaya po ako dito umuwi ngayon para maasikaso na yung mga dapat asikasuhin. Ang kasong libelong isinampan ni Gozon Abrugar ay bunsod ng mga umunoy mapanirang tweets na ipinost ni Sarah laban sa GMA Films Executive. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Gozon Abrugar na pinalabas daw ni Sarah na siya ay corrupt, bagay na hindi totoo. Sa isang pahayag ngayon, sinabi ni Gozon Abrugar na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng mga reklamo, pero mainam daw na dinala na ni Sarah sa tamang forum ang usapin. Ngayon, malalaman na raw ng publiko ang katotohanan. Wala pa rin komento sa ngayon si RC Baltazar na dating taga GMA Talent Center at ang dating handler ni Sarah na si Michael Uykoko. Ang Icons, hihintayin muna raw ang lahat ng impormasyon sa kaso bago magkomento. Bukas naman daw si Sarah na makipag-ayos kay Abrugar. Siyempre naman po, kaya nga po humuwi dito para matapos ang problem. So hindi naman ako matigas na tao. Re-respeto ko pa rin si Miss Annette. And I'm grateful to her kasi siyempre kung wala naman ang GMA, hindi naman ako kilala na Sarah Labati. But meron din mga bagay na kailangan ayusin. Hindi naman nakaiwas si Sarah sa tanong ng media kung may katotohanan ng balitang buntis siya o di naman kaya ay nagsilang na siya ng anak nila ng nobyong si Richard Gutierrez habang nasa Geneva, Switzerland siya. I'd rather not comment on things that are not related sa case. Let's not get distracted sa mga issues na hindi naman walang kinalaman sa case. Paulit-ulit, Tito Gorgie. I said na I'd rather not comment on things that are not related. So thank you. I said everything na. Pagkatapos daw ayusin ang mga kaso niya dito sa Pilipinas, aalis daw muli ng bansa si Sarah. Pero di raw siya sa Switzerland pupunta. Tumanggi siyang sabihin kung saan. Tiniyak ng kanyang abogado na dadalo ito sa hearing ng kanyang mga kaso. Para sa unang balita, Leigh Alves reporting.